Hello, hello! Kumusta na ho kayo dyan? Siguro kayo ay nagtatanong at nagugulumihanan. Kumusta na kaya ang Rice Cup family sa Amerika? Ano na kaya ang nangyari sa kanila? At ang amin ng mga upload at mini vlogs ay mga ganap at pangyayari noong bakasyon namin sa Pinas. Eh kami naman ho ay 1 month nang nakaalis. Pero hindi pa ako nag-upload ng mga pangyayari din sa Tennessee. Yan, nandiyan din tayo sa Tennessee. Makulay ho ang mga puno ngayon dahil fall na. Sa inyong isang update. At matagal na ho kaming hindi nakakabiyahe. So, di ba ang pinapakita ko ho sa inyong mga vlogs, inyong mga pag-travel namin around the US, hindi na ho yan nangyari. At isa lang hong pagkakataon na kami bumiyahe, nagpunta kami sa Florida para i-meet ang aking kaibigan. Dahil matagal na ho akong kinukulit na siya idalawin para sa birthday party ng kanyang anak. So, yun ho, baka i-upload ko yan. Inyong abangan pag ako ina-motivate na mag-edit. Ay, Diyos ko, puro de. Ang dami kong mga obligasyon ngayon. So, lahat ho ng shows ay kinancel ko na. Pasensya na ho sa mga nag-i-expect sa amin. Hindi na ho talaga kaya ng aming katauhan. Yun hong concert ni Piolo Pascual, yung producer sa Ohio, ay nag-contact ho sa akin na na pumunta raw ko doon para ma-promote ang kanyang ang show ni Piolo Pascual. Nandun din si I.I. de las Alas. So, ayan. Kung gusto nyo malaman ay ilalagay ko ang contact number sa comment kung gusto nyo makita si Piolo Pascual sa Ohio. Pero hindi nyo kami makikita dahil nag-cancel na ho kami. At yun ho sa Jacksonville, kaibigan din ho namin, new friend ko, ang producer din. Si Piolo Pascual din. Yun ay November 18 to 19. Ano? Sa Ohio tsaka sa Jacksonville. So, magkasunod na araw. Si ano naman, si Rufa Makinto naman ho ang kasama niya doon sa Jacksonville. So, yun, kinancel ko na ho. Parehas yung show at Inday, Bisaya Chua, at Grace, yung kanilang mga fashion show, hindi na ho namin mapuntahan dahil ho talagang ako yung ngarag na sa aking buhay din sa Amerika. Gusto ko na umuwi sa Pinas. Alam nyo, yun yung marirealize mo pag ikaw ay nagbakasyon. So, pupunta ka sa ibang lugar, tapos ng isang buwan, tapos babalik ka sa kung saan ka nakatira, marirealize mo, ano itong pinagagawa ko sa buhay, puro ko gala. At meron akong mga napapabayaang bagay. So, ngayon, narealize ko na I have better things to do than that. Ngayon ho, ang aming pinagkakaabalahang mag-asawa ay house renovation. So, araw-araw ho kaming gumagawang mag-asawa sa bahay. Ang ginawa ho namin ay tinanggal namin yung flooring ng aming kusina at inayos namin ang floor joists daw yun. Yung mga basta yung mga kahoy na gatugataw ay tinanggal namin para ma-replace ng bago. So, ganyan pala ho yun. Dahil maganda talaga na meron kang bakasyon sa iyong buhay because kapag tinanggal mo yung sarili mo, kung saan ka namumuhay ng normal, tapos nakita mo yung sarili mo with a bird's eye view, with a wider perspective, nakikita mo kung ano yung mga dapat mong baguhin sa iyong buhay, which is good. So, isa ho sa suggestion ko sa inyo, if you feel like you're stuck in a rut, ay magbakasyon kayo to give you a break from your habit. So, yun ho yung magandang naitulong sa amin ng bakasyon. I know it's expensive, but mababawi mo naman yan in the end. So, yun ho yung isang natutunan ko sa aking buhay. Dahil ho, noong nagbakasyon kami, before, bago pa ako maging vlogger, ako ho ay, trabaho ko noon is housekeeper. Okay? Housekeeper. Tapos, ang trabaho ni Matt ay, security guard. Okay? Mababaho yung kita namin parehas. Hindi ko, yun yung sinasabi ko sa inyo dati na napakahirap ng aming buhay. Isang kahig, isang tuka. Nakabenta si Matt ng isang kotse. Sabi ko, tayo muna magbakasyon nang tayo naman makapagliwaliw ng kaunti. Ba, ang kita ko noon sa housekeeper ay nasa $300 per month. Wow! Paano kami nakasurvive? So, kami ho ay nagbakasyon. Gaya ng sinabi ko kanina, nakita ko yung buhay namin from a different point of view. Alam niyo, pagbalik namin,
Nagbago na ang aming buhay dahil binago ko ng aking trabaho. Hindi na ako bumalik sa pagiging housekeeper. Tapos si Matt, naging ano na nga, yung taga-deliver ng camper, which is way better. Tapos ako ay nagtayo ako ng negosyo, which is bow shop, na okay na, mas okay yung kita kaysa housekeeper. Tapos nga, naging vlogger na kami, and yan, medyo umayos na ko yung buhay namin. At kahit na si Matt hindi bumiyahe, ay buhay na ho kami. Simple lang ang buhay, pero buhay na kami. Kahit mag-focus na kami sa fixer-upper house, yung walang kita, pero pag binenta mo yung bahay, isang bulto yung bayad, alam niyo ho yun. So, yun yung mga ganap sa aming buhay. Pero, nakaranas ako na yung mga unang araw ko dito, hanggang ngayon ho, ay parang nakakaranas ako na medyo nade-depress ako, medyo nalulungkot ako. Medyo naisip ko, ang sarap bumalik sa Pilipinas. Doon na lang kaya ako sa Pinas. Alam niyo yun. Daming problema, pero kinakaya para kay Mia, para sa pamilya. Ay! At, kailangan kong ituloy ang pagbablog kahit na nahihirapan ang katawan. alam niyo, yung buhay namin, mula sa inyong pananaw siguro, sabi nyo, lagi nyo kino-comment, gusto ko itong pamilyang ito, napaka-perfect, napaka-ayos ng buhay. But, on a different side, meron ho kaming mga pinagdadaanan. Ngayon nga ho, ako inaan din sa labas ng ospital. Dahil ho, hindi ko nasabi sa inyo na nasimat ho ay meron ho siyang health issues. Bago pa si Mia, ay na-diagnose po siya ng SVT. So, yun po yung sakit sa puso. Kaya ho, yung pakikitungo ko kay Matt is very, very light. Very, very light. Hindi ko ho siya ini-stress. Pero, hindi ko talaga may iwasan. Pag na-stress ako, na-stress din siya. Pero hindi ko siya inaaway. Never kami nag-aaway ng ano ng malala. Lagi niya sinasabi sa akin, pag ako may problema, may iniisip, nip it in the bud. Yun lagi yung sinasabi niya sa akin. Nip it in the bud. Huwag mo nang palalain. Because wala namang magandang may idulot. Yun ho yung lagi yung sinasabi. Kaya simula ho nung sinabi niya sa akin, yung talagang naging very, very light yung aking buhay. Pag may iniisip ako, tinatanggal ko na agad sa utak ko yung gayon, yung mga problema, tinatanggal ko na sa utak ko, and always think of happy thoughts. Kaya ho, ang mga video ko din is mga good vibes, dahil gusto ko na good vibes ho kay lahat. Kailangan hindi ho talaga may iwasan na may mga hindi nakakagets ng aking mga video, but ayos lang ho yan. Pero niya ho, si Matt ho ay na-diagnose ng SVT. Yun ho yung parang may extra siya na ugat. Kaya ho minsan may mga time na nagdo-double beat po ang kanyang puso. So, ganyan. Nakakatakot siya. By the grace of God po. Kaya buhay pa si Matt. At okay pa siya, diba? And ngayon ho, ang kanyang problema ngayon, yung kanyang chan. Napaka-picky ho niya sa pagkain dahil kailangan ho niyang dahil ang tawag doon, hindi siya basta-basta makakakain ng kung ano-ano. Sinesearch niya sa Google kung ano. Ang mahirap ho dyan, hindi niya alam kung ano yung sakit niya. Kaya sa chan. Okay, nagpa check up kami dati. Ang diagnose sa kanya is yung H. pylori. Pero hindi naman daw sa Pinas nakuha. Parang dito rin ata. Tapos na hawa ako sa H. pylori. Kaya nag-antibiotics kami parehas. Pero may side effects po yung antibiotics. So, kaya kami medyo namamayat kami. But we're still okay. Nakakain pa rin naman kami. Ayun nga lang ho. Ako, nahihirapan din ho ako dahil syempre ako yung nagluluto ng pagkain. Kailangan i-check ko kung anong pwede sa kanya, kung ano yung maganda sa kanya. Tapos
Siyempre, nanay ako ni Mia. Iba yung lulutuin ko kay Mia. So, ang dami kong iniisip sa buhay. Ang dami kong mga iniisip. Tapos, yung bahay na aming niyayari is hindi naman ho amin kay Lola. Pero sabi niya, ipapamana raw ho sa amin. Tapos kasama pa namin doon sa bahay yung mga bata. So, parang nagkaroon ako ng tatlong anak. So, but anyway, please pray for Matt. So, yun na ho siya. How's it going, babe? Good. So, what's going on? So, I've had a lot of chest pain, like, and shoulder pain, like, behind my shoulder blade. And then my arm hurts, too. Like, through here, and then through here. And, and some dizziness, occasional dizziness. So, anyway, I told him everything, and he asked many questions related to, like, heart attacks and stuff like that. Asked if I had shortness of breath. I said, I can't remember any kind of shortness of breath or anything, nothing noticeable. Mm-hmm. Anyway, he said, well, I'm going to do an EKG on you, just to be sure, you know. So I did it on an EKG, and he said, my EKG looked perfect. My mm-hmm. heart rhythm's perfect. And, you know, I have anxiety. Mm-hmm. So my heart rhythm was actually up, so it was beating, like, I could feel it beating in my, like, when I have anxiety like that, mm-hmm. I can feel it beating in my face and things like that. And even with that, my heart rhythm was perfect. Mm-hmm. So, anyway, I had mentioned about the blood work, doing a blood work to see if I show any signs of anything for a heart attack or anything. Because you got something that spikes in your blood when you're... Mm-hmm. But he said, I don't see no reason to do so. He said, because your EKG would show signs of that you have a problem with your heart. He said, but you're not showing any signs of that. Mm-hmm. So, even though I do have a tachycardia issue, the SVT, supraventricular tachycardia, which is a heart rhythm problem that makes it speed up really fast. So SVT, you get extra vein in your heart. Yeah, an extra electrical pathway, yeah. They told me, that causes my heart at random times it will instantly flip a switch and start beating over 200 beats per minute. So yeah. Around 200 beats per minute. And he was diagnosed with that before Mia was born, and he had a surgery. But it wasn't successful. Yeah, it was a failed ablation, they call it. It's they didn't do open heart or anything. They go through your main artery in your groin and go up through there with catheters and go into your heart that way. And it failed. They kept you there for about 8 hours? I believe it was six and a half hours. That was the longest time of my life. Supposed to only took like an hour and a half. That was the longest wait of my life. And I was wondering, are you still alive? I was wondering, because what's taking them long? Yeah, because it's supposed to be a short surgery, they 1 to 2 hours. Yeah, and it took you six hours. Yep. That's crazy. Yeah, so it's failed. They were supposed to be ablating the extra electrical pathway, and the reason why it took them so long, they said they couldn't find the right spot. And they kept burning your heart. As far as I know, they kept burning around. You could have sued them, but we just now realized. So, they supposed to locate that spot first and then burn, right? Mm-hmm. But I think I know they did because the recovery afterwards. Yeah. It was failed, but the recovery was long. You know, I had a sore heart for a while. So, anyway... Around your recovery time, that's when we made me. Yeah, during my recovery time, right? I was afraid. What if something happened to you? I have to get Mia. I have to have a kid. Yeah, selfish. No, I wasn't. Anyway. I need a remembrance of you. So you took a remembrance of me. I took your jeans. You took my jeans. You stole my jeans from me just to remember me. At least she still has a father. So, I'm glad you're still alive. Even with that,
my EKG, he said my heart is perfect. Like, it looks perfect. Your heart rhythm and everything's perfect. Do you know what? A lot of people love you. And I know they're praying for you. Mm. That you'll be okay. Because you're a very good person. You're so kind. You're so humble. Mm. You deserve to live a good life. Mm. And I told you all the time, you deserve all the best things in life. Because, I don't know, he's just so good. Mm. He never done me wrong. Stop crying. But yeah, this is the hidden part of our life. You might think from the vlogs that our family is perfect, that me and him are always sweet, we're a perfect couple, but... Sorry, our phone went dead and I just now got a chance to continue our video. What we're trying to say is our life is not perfect. It's far from the expectation of some of our viewers that our life is always great. It doesn't work that way. We're humans too, and we all have different phases of struggles that we go through. But the good thing is, we're still here, and we're still in the world. We're still here, and we keep on surviving, and we still have one another. And now we're fighting our disease. What you got there? That is health stuff. It's ginkgo biloba. Mm-hmm. Yeah, for your anxiety. So I hope it works. But yeah, thank you all so much for your love and support for our family. And thank you for praying for him and for me as well. We appreciate that so much. We love you all so much. I feel like you deserve to know this side of our family. Not always. Life is not always goody-goody. Yeah, which we're still happy. Yeah, we're still happy. I mean, there's not this fantasy life that there's no stress. I mean, if you're going to live, there's going to be something that always comes up, you know? It's just part of life. Mm-hmm. I mean, it would be awesome to live a life that you didn't have no issues, you know? That would be when you're dead, right? That's just a fantasy, you know? Yeah. So, yeah, always be happy and... We'll always bring good vibes to you. Because we love you. Alright. Thank you. Bye. Right. Watch out for renovation videos. Yay.